Samantala, simula po ngayong araw ay nadagdagan pa mga ruta ng mga jeep sa Metro Manila. Silipin natin ang isa sa mga ruta na yan sa live na report ni James Agustin. James. Ivan, good morning. Dagdag na 23 ruta ng traditional na jeep ang inaprobahan ng LTFRB simula ngayong araw. Katumbas po yan ang 1,333 na makakabiyahe na traditional na jeep. Kabilang dyan ang ilang jeep na mula rito sa Divisoria patungong Libertad via Leon Ginto at via Mabini at patungong TM Calaw via Jones Bridge. Pero hanggang sa mga oras na ito, Ivan, ay wala pa kaming nakikita na bumabiyahe sa ganyang ruta, tatlong dagdag na ruta po yan, mula rito sa Divisoria. Ang meron dito ay yung dati ng inaprobahang ruta na mula Divisoria patungong Murayta at Quiapo. Nasusunod naman po ang physical distancing at may plastic din ang pagitan ng mga pasahero. Kalahati lang din ang kapasidad ang pinasasakay sa bawat jeep. Kung dati ay face mask lang ang required na suot ng mga pasahero, kinakailangan din na may face shield na ngayon. Kailangan may face shield. No face shield, hindi namin pasasakayin. Kasi hinuhuli kami pag walang face shield. Bawal. May mga pasahero ba na hindi pa rin nasusok? Hindi, oo. Kaya hindi namin pinasasakay. Okay lang po, kasi para rin naman sa amin yun, protection din namin. Samantala, iba na nakikita nyo na pila ng mga jeep dito yan sa bahaging ito ng Recto Avenue ay ito yung mga dati nang inaprobahan na unang mga ruta ng jeep dito na ang biyahe nga patungong Murayta at sa Quiapo. Nakausap natin ilang mga jeepney driver, kinatuwa na rin naman nila, nakabiyahe na sila ulit dahil 2 linggo daw sila natenga nang ibalik sa MECQ ang Metro Manila. Hindi naman nila masabi kung anong oras posibleng bumiyahe yung tatlong dagdag na ruta mula rito sa Divisoria na patungong Libertad at sa TM Calaw. Yan muna unang balita mula rito sa Maynila. James Agustin, Bumpuso para sa Pilipino.